Okay! And now we're live. Nandito po kami ngayon sa Baguio City. Okay, sarado pa yung gate. Yes, sarado pa yung gate. At hinihintay na lang namin na magbukas yung gate. So sa ngayon, medyo ayos-ayos mo lang ng mga buhok namin. Kasi, ano tawag dito? Nakalimutan ko na tawag din yung pag nagising ka. Pag nagising ka? Awaken. Awaken. Yan, awaken. Okay, so kasama ko ngayon si Raven. Hoy. The Jetpacker. Edward. Yan, Edward. Yeah. Oh my God. Anong ano niyo? Ah, si ano? Franklin. Oh, si Franklin. Si yes, yan. Okay, so kasama namin, mga tulog pa yung mga kasama namin, no? Yan. Bibigyan ko kayo ng mga ng background dito sa Old Diplomat, okay? So sa Old Diplomat kasi dahil nandito tayo ngayon sa Baguio City. Hindi naman sa pagmamayabang, no. Kasi alam ko 'to eh. Okay? Alam ko 'to. Yan, nakita nyo. Yan, yung pinagkubli. Yan. So, nakalagay dito, no pets allowed. So, nahihirapan na ata tayo makapasok. No pets allowed. Okay? Aga nyo, yan, si Franklin ng aga daw natin. So, kasi yung sinakyan namin sobrang bilis. Oo, saka hindi masyado matraffic. Saka, kapatid ni Paul Walker yung driver. Oo, kapatid ni Paul Walker yung driver. Ayan, tulog na tulog siya ngayon. No? Hinihintay na lang namin mag alas 6. Pero alas 6 na eh. Ewan ko bakit di pa kami pinapapasok. Okay, so ang ginawa ko kasi, nagmotor lang ako. Ayan, nagmotor lang ako. Okay? So yun, nagmotor lang ako guys. Bibigyan ko yun ng konting background ng tinatawag na Baguio. Okay? The Dominican Hill. Okay? Itong the Dominican Hill Retreat House, also commonly known as the Diplomat Hotel, is an abandoned structure atop Dominican Hill. Okay, so nasa Baguio, Philippines to. It is now undergoing rehabilitation through the efforts of the city government. The WHO party on which it stands has been renamed as the Dominican Heritage Hill and Nature Park. A panoramic view of the city unfolds from its vantage point, the stone crucifix on the outdoor patio of the hotel's second floor. Okay, in 1911 kasi guys, background lang to. Nanonood si Noel, Jesse. Jesse. Bigyan mo sila ng background. Jesse. Okay, bibigyan ko kayo ng background ng mga nasa likod namin. Yan yung background, guys. Okay? So, yan, binubuksan na yung gate. Gisingin niyo siya, ano? Guys. Ano? Tara na, guys. Ano? Pasok pala. Ha? So, kala ko hindi mo pasok yung mas. Sige, papasok muna kami ah. Ay, sarado. Okay lang yan. Ako lang naman malalaglag eh. Okay, kita niyo naman yung live ko, no? So, malakas kasi yung signal dito sa Baguio. Saan yung cellphone ko kasi Asus to eh. Asus Live. Yan, Asus Live. Kaya kahit saan ako magpunta. Oh, nasa yung signal. Nasa yung signal. Hindi, nakalive pa rin tayo guys. And nakapula pa rin siya eh. So, yan. Lahat yan. Walang kawala yan. Yan tayo mamaya. Gusto mo ba? Kung mapapansin nyo,
Meron akong 2 viewers, yan. 2 viewers, guys. 2 viewers. Ang halaga niya. Bibigyan ko kayo ng background ng pinupuntahan na pinta namin. Ayan, yan yung background. Okay. Seriously, yung transient natin. So, nandiyan. Laki naman ng transient natin. Okay. Hindi tayo matutulog? Natulog ka ba? Katulog mo lang? Hindi, I mean mamaya. Ah, okay. Ako dito. Tayo sa labas. Okay, so nandito na ulit kami. Nandito na kami sa Baguio. So, ang maganda dito sa Baguio, may background to eh. Oo, so yan yung background ng Baguio. Yan. Okay, so bibigyan ko kayo ng konting history ng Baguio, no? Kasi nung 1911, American Friars of the Order of Preachers, commonly known as Dominican Order, along with a few Spanish members, made plans for the construction of a vacation house for them and the nuns of their order in Baguio. Okay, one of the members of the order, si Father Roque Ruano. Okay? Si Father Roque Ruano, ano siya? Episcopal, parang ganun. Tapos, same architect of the main building of the current campus of the University of Santo Tomas designed the building. Okay? A 7-hectare hill property was acquired from Americans who reside in Baguio, and construction is said to have started in 1913. Okay, and was supervised by Ruano himself. Okay, it was then inaugurated in May 1915 to take advantage of the tax exemptions. Okay, so the order set up a seminary named Colegio del Santisismo, okay, noong June 1915. So, but due to the very small enrollment, the school closed 2 years later and the building was reverted to its original use, okay? So, yun. Okay? So, babalikan ko na namin kayo. Ito, kasama ko ngayon si... Kasama ko si... Alaman. Alaman. Bumati ka, Alaman. Bumati ka. Kamusta? Okay. Nandiyan. Sa likod. Kunin mo lang sa likod. Okay. So, ang maganda dito kasi sa Baguio. Oo. Accept mo, sir. Sige, go. Go, ano, Franklin. Hindi ko kasi makita eh. Nandiyan lang, pre. Okay. So, yan. Kung makikita nyo, sobrang ganda talaga dito sa Baguio. Sobrang lamig, sobrang ganda, sobrang gwapo. Okay. So, ito yung sinakyan namin. Okay. So, syempre, pag nakakita kayo ng van, para nakita nyo na rin. Okay? Para nakita nyo na rin. So, yan. Si Christian Glase nanonood yan. So, sa sobrang laki ng Baguio, parang kasing laki rin ng bunga nga ni Ed. Labe ni Lase yung ano. Okay? So, yan. Si Halaman, yan. Mahilig talaga siya sa Halaman. Sige na, Franklin. Iyan naman na. Okay, so konting background pa. Ayan, si Edgardo. Okay, bibigyan ko kayo ng konting background dito sa Baguio. Ayan. During World War 2, the people fleeing from the Japanese sought refuge within its walls. Japanese forces invaded the property and turned it into their headquarters. Okay? Making it the last bastion and garrison of the Japanese Imperial Army. Okay? Their secret police, known as the Kempeitai. Okay? Dito sila tumuloy. Yung mga Kempeitai. Ano pa ba mga, ayan, nakalagay dyan, non littering. Malinis dito sa Baguio. Okay? So, ano pa bang mga pwede kong masabi sa inyo? Wala na akong masabi.
Pero ito lang tatandaan nyo guys ah. Dito sa Baguio sobrang lamig. Sobrang lamig. Sobrang guwapo ko. Ha, tatandaan yan. Okay. So ayun. Tapos ano pa bang makakwento ko sa inyo tungkol sa Baguio? Tanong nga kayo tungkol sa Baguio. So their secret police known as the Kempeitai committed the barbaric acts in the place such as torturing, raping, and decapitating priests, nuns, as well as refugees. During the liberation of the Philippines in April 1945, the American forces bombed the place and partially hit the right wing of the building while Japanese forces committed suicide between 1945 to 1947. The building underwent restoration. Okay? So, babalik ako mamaya the rest. That's all for now. It's me again, Michael Asoy, one of the worst person. Okay? Bye-bye. Yeah!